He's a real jerk, Yenny. Believe me. Nagwawala pa rin si Kairi pagkatapos nilang buksan at makapasok sa loob ng flower shop. Nagkwento ito na nakilala nito si Cairo sa mismong opisina nito, na best friend naman ni George na close friend ni Danica. Ang akala nilang lahat ay makikita na ni Kairi ang kanyang Prince Charming sa katauhan ni Cairo, pero mas naging worse pa yata ang first meeting scenario nito sa binata. Winisikan niya ng tubig si Kairi. "Just give the monkey a chance, Kairi. I'm sure you like him too." What are you saying? Depensa ni Kairi sa sarili. Gotcha. Ginisian niya ito bago niya ito nilapitan na malapitan. Itinapat niya ang mukha niya dito ngunit lumalayo ito sa kanya. "Oy, Kairi, parang may tao sa labas oh. Ang gwapo." Bigla namang napalingon si Kairi sa pintuan. "Welcome to our flower shop. We pick all flowers today so you can pick it up tomorrow." Napatanga naman siya sa ginawa ni Kairi bago siya humalakhak ng malakas. Ano raw? Kakaibang moto ata yon para sa kanilang shop. But then again, it's very nice. "Wala namang tao, Yenny. Niluloko mo lang ako eh." "Wala nga. 2 points. Sabay lahat ng dalawa niyang daliri dito pagkatapos sa inakbayan niya ito. Wala na talaga sa sarili si Kairi dahil sa pangalang Cairo pa lang ay natatameme na ito. "In love ka nga, Kairi. Aminin mo na kasi." "Hindi nga. Mayabang siya at wala siyang galang. Ang akala niya siguro, porque hotshot siya eh, mahuhulog na ako sa kanya. Hindi no? Hard to get pa rin itong friend mo, Yenny." Anito bago sinuntok ang sariling dibdib, tanda ng katapangan at pagpapakita ng pride nito. Napabuntong hininga na lamang siya bago siya bumalik sa kanyang trabaho. "Well, sabi mo eh, pero crush mo." Mabilis niyang sabi dito. Agad namang sumagot si Kairi habang inaasikaso ang income expense sheet nila. "Oo, I mean no, never." "You're such a bad liar, Kairi, and I like you for it. You're too easy to see." Anya dito bago niya ito sinabuyan ng mga lantang dahon at talutot. Ginisian lang siya nito bago ito nagseryoso ng pakikipag-usap. Mukhang babawi ito sa kanya. "And how about you, Yenny? It seems like you're in a high spirits. What happened?" Niyakap niya ang bouquet of roses na inaayos niya bago niya ito inamoy. "You won't believe it, but I will be applying for a part-time model ngayon." "Talaga lang ha? At sino naman ang nabulag mo?" "It's a big secret. Besides, I'm there to work and not to fall in love like you." "Kakainin mo yan sinabi mo, Yenny. Mamatay man yung Cairo na yan. Ikaw talaga, pati yung taong walang kalaban-laban dinadamay mo." "Whatever." Bumuntong hininga si Kairi bago ito lumapit sa kanya, saka hinawakan ang kamay niya. "In any case, I'm happy for you, Yenny." Animoy naging maamong tuta ang kanyang mukha pagkatapos marinig ang cute na boses at pananalitang iyon mula kay Kairi. Kahit kailan talaga, panira ng comedy moment itong babaeng ito sa tuwing inaasar niya ito. Pasalamat ito at wala si Danica at si Kathy sa tabi niya dahil kung hindi, bugbog sarado ito sa kanila. "Thank you, Kairi. I'll do my best to get that part-time job. And that's not more. May good news din ako sa'yo." "Ano naman yon? Ayaw ko na ng lalaki at mga reto dahil wala akong panahon dyan." Anya habang tinatapos niya ang bouquet na ginagawa niya. Umiling naman si Kairi sa kanya bago ito umikot na parang bata sa likuran niya saka ibinigay ang isang susi sa kanya.
Duplicate key ito ng kanilang flower shop. I want you to co-manage this flower shop with me, Yenny. So that means, hindi ka lang magiging part-time model. Magiging part-time owner ka na rin ng shop natin. Really? You must be joking. Read my lips. I'm not joking. My business partner. Niyakap na lang niya si Kyrie. Talagang napakaswerte niya pagdating sa kaibigan. Magkakaroon na siya ng part-time job, naging business partner pa niya ito. Wala na nga talaga siyang hihilingin pa sa itaas. Kahit na siguro wala siyang maging fafa like Kathy, at least everything is in place for her. Ito na talaga ang simula ng kanyang swerte. Hindi pa rin nakakabalik si Xander upang ibigay ang report nito tungkol sa murder case ni Zenny. Naiinip at naiinis na siya dahil laging busy ang cellphone nito sa tuwing tatawagan niya ang dating kasamahan. Naisipan muna niyang magkape upang magpalamig ng ulo. Pagkapindot niya sa down button sa elevator ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag sa kanya, isang unregistered number. Agad niya itong sinagot. Hello? May I speak with Edmundo? Sabi sa kabilang linya. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Napabuntong hininga na lamang siya dahil alam niyang hindi si Xander iyon. Cairo, it's been a while. What's up? Finally, I've been calling you for ages. Anong nangyari sa'yo? May pag-aalala nitong tanong sa kanya. Nagkausap na ba kayo ni Resty? Sigurado ako, mabibigla yon kapag nalaman niyang nakontak na rin kita. Marami lang akong inaasikaso. In fact, I'm not doing anything sensible right now. I need to kill somebody to make myself busy. May target ka ba? Pagbibiro niya dito kahit na alam ni Cairo na nagsasabi din siya ng totoo. Humalakhak naman si Cairo. Marahil kung nasa tabi niya ito, mabubulunan na naman ito sa tuwing nagbibiro siya dahil once in a blue moon lang mangyari iyon. Actually, I badly need your help. I have a friend who's being threatened by some kind of a maniac or something. I can't help her alone. Not even Resty. Bumukas ang elevator ngunit hindi siya sumakay dito. Pinili niya munang kausapin ang dating kabarkada kaysa magkape mag-isa. Sounds fun. Don't tell me. Hindi ka pa rin nalalagay sa tahimik. Ako? Ewan ko lang. Ayokong pag-usapan natin dito ang love life ko, pare. You know me. Depensa ni Cairo. Ikaw ba? Kumusta ka na? Meron ka na bang asawa? Wala. At wala akong balak pag-usapan ang love life ko, pare. Ganti niya dito. Gusto niya itong batukan sa tuwing nagsisimula itong mag-open up sa mga love life issues nila. Pasalamat lang ito at wala ito sa harapan niya dahil kung hindi. I need to go, mundo. I will send you all the information you need. Maingay na sa kabilang linya ni Cairo. Marahil naghahalungkat na naman ito ng kung ano-anong habang kausap siya. It's nice to hear your voice again. Later. Aaminin niya, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa pagkatapos marinig ang boses ni Cairo. Kung hindi niya matutulungan ang kaibigan niya, tiyak na sasama ang loob sa kanya nito pati na rin si Resty. Huminga muna siya ng malalim bago niya tinungo ang fire exit. Maghahagdan na lang siya pababa ng building kaysa sumakay ng elevator. Pakiramdam niya kasi ay kailangan niyang mag-warm up bago niya pag-aralan ang kasong ibibigay sa kanya ni Cairo. Tatanggapin niya ito habang wala pa si Xander. Kung nasaan man ito, ay wala siyang panahong manghula. Basta't ang mahalaga ay ang magkaroon siya ng gagawin na kung saan maaari niyang ibuwis ang kanyang buhay.
Maaga siyang nagsara ng flower shop dahil nagpaalam siya kay Kyrie na mag-a-apply sa modeling agency ni Mundo. Nanlulumo siya dahil ilang linggo na rin ang lumipas simula nang makilala niya ito, ngunit hindi pa niya ito napupuntahan dahil kinakailangan niyang magbantay ng shop para kay Kyrie. May nanakot kasi dito at pati buong barkada nila ay naapektuhan para sa kaibigan. Mabuti na lamang at nasa tabi nito si Cairo at nakaalalay sa sitwasyon ng barkada. Nakita niya ang opisina kung saan matatagpuan ang modeling agency ni Mundo. Hindi nakabase ang opisina nito sa mataas at malaking building. Bagkos ay nasa isang kondominium ito. Marahil ay kumuha ito ng 3 o 4 na kwarto at pinagsama na lang ang mga iyon para maging opisina nito. Mabilis niyang inakyat ang eksaktong floor kung saan matatagpuan ang opisina nito at napansin ang mga taong nag-aabang sa lobby. Mga aplikante rin sigurado ang mga ito dahil magaganda at gwapo ang mga karamihan dito. Pumasok siya sa loob upang ilista ang kanyang pangalan. Nang mapansin ng receptionist ang pangalang isinulat niya, agad itong tumayo at sinabihan siyang maghintay sandali. Pumasok ang receptionist sa loob at maya-maya lang ay tinawag na siya para sa kanyang interview. Naunahan pa niya ang mga unang dumating kaysa sa kanya. "So, sorry Mundo. Natagalan ako bago ako nakarating." Pautal-utal niyang sabi bago niya hinawakan ng mahigpit ang kanyang dalang bag. Kahit nakatalikod ito, ay puno ito ng awtoridad. Pakiramdam niya tuloy ay tinutunaw siya ng dalang aura nito. Humarap sa kanya si Mundo bago ito umupo sa kanyang executive chair. "Please sit down, Yenny. I'm not expecting you today and I'm quite surprised." Why is that?" Napalunok siya ng malaki. Tiyak, magsisimula na ito ng katatanong sa kanya. "Because..." Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "You simply look beautiful today, that's all." Payak nitong sabi bago nito muling dinaanan ng tingin ang resume na ibinigay niya sa receptionist kanina. Nginitian niya ito kahit pakiramdam niya ay nambobola o nangaasar lang ito. "Thank you." "Okay, you're hired. Just state your free time here and we'll call you immediately for our shampoo endorsement. Siguro mga 3 to 4 weeks from now, magkakaroon ka ng project kaya make yourself available before the actual photoshoot date." "Huh? I said you're hired. Didn't you hear me?" Pakiulit. Dahan-dahan siyang pumikit habang nakangiti ng malaki. "Please? Ang sabi ko, you are hired." "Yes!" Pagkarinig niya sa sinabi ni Mundo, ay agad siyang napatili at napatalon sa ibabaw ng lamesa nito sa sobrang tuwa. Wala sa sarili niyang hinalikan ito sa labi. Niyakap pa niya ng mahigpit ang lalaki habang hinahalikan niya ito. Nabigla naman si Mundo sa ginawa niya at natulala ito habang yakap siya. Back in her mind, alam niyang pinipigilan ni Mundo ang sarili nito na tugunin ng buo ang kanyang ginagawa dito. Maganda at sexy naman siya, so what seems to be the problem of this guy? Pili ang sabi ng kanyang konsensya. Nang mahimasmasan siya sa kanyang ginawa, ay agad siyang bumalik sa kanyang kinatatayuan kanina. Nagkalat naman ang mga gamit ni Mundo sa paligid pagkatapos ng pangyayaring yon. "Oh, what have I done? I mean, what was that?" Tanong niya sa sarili habang inaayos niya ang kanyang buhok. Hinahabol niya rin ang kanyang paghinga habang nagsasalita siya. Ngumiti lamang si Mundo bago ito tumayo at pinulot isa-isa ang mga nagkalat na gamit. "I simply said that you're hired and you quickly jump on me. Para kang bata." Ngumiti ito sa kanya. Sinubukan niyang tulungan ito sa pagpupulot ng gamit ngunit pinigilan siya nito. Kasi, what?
I'm not going to eat you or something. Hindi pa ba palagay ang loob mo sa akin, Zenny? Excuse me? Tanong niya dito nang marinig na nagbanggit ito ng ibang pangalan. Sinong Zenny? Baka Yeni ang ibig nitong sabihin. Tama, nagkamali lang siguro siya ng pagkakarinig. I mean, what's with the sudden ruckus, Yeni? May nangyari ba? Tanong ni Mundo sa kanya bago nito tuluyang nakuha ang lahat ng gamit na ginulo niya sa table nito. First time ko kasi magkaroon ng trabaho, Mundo. I've been always rejected by my employers sa tuwing mag-a-apply ako sa kanila, kaya nung sinabi mong hired na ako, talagang hindi ko napigilan ang sarili ko sa tuwa. Pasensya ka na, ha? Okay lang yon. If you like, uulitin ko yung sinabi ko kanina. Ang alin? Na you are hired. Titili at tatalon sana siyang muli, ngunit agad siya nitong pinigilan. Talagang may rush excitement syndrome siya sa tuwing maririnig ang mga sinabing iyon ni Mundo sa kanya. Para tuloy siyang bata na binigyan ng isang mamahaling laruan. For some reason, hindi siya nakaramdam ng hiya sa ginawa niya. Pakiramdam niya kasi ay nakahanap siya ng isang kaibigan sa katauhan ni Mundo. Pagkalabas niya ng opisina ay bakas pa rin sa kanyang mukha ang isang kakaibang kaligayahan. Masaya siya dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng trabaho at nakahalik pa siya ng isang gwapong lalaki sa katauhan ni Mundo. Hinaplos niya ang kanyang labi bago niya napansin na ito rin pala ang unang beses kung saan may lalaking nakahalik sa kanya. Ay mali pala dahil siya ang unang humalik at hindi ito. Pero hindi siya nangihinayang sa nangyari. Dahil pagkatapos niyang maisalugar ang kanyang pamilya, ay may bago siyang plano. At ang planong iyon ay pag-aralan niyang mahalin si Mundo kahit ngayon niya lang ito nakilala. Dahil ang sinasabi ngayon ng puso niya ay siya ang lalaking para sa iyo, Yeni. Hold him tight in your arms before he's gone. Nagkatotoo din ang sinabi ni Kyrie sa kanya na kakainin niya ang sinabi niya dito na hindi mahuhulog ang puso niya habang nagtatrabaho siya. Napaisip tuloy siya sa nangyari. Ano ba ang meron sa mundo na yon at sobrang attached ako sa kanya?